Nagpaabot ng suporta sa Pilipinas ang Singapore sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa joint statement sa Malacanang, sinabi nitong si Singapore President Tharman Shanmugaratnam na mahalagang issue ang West Philippine Sea. Consistent na niya ang Singapore sa kanilang posisyon na igalang ang karapatan ng lahat ng estado sa freedom of navigation at overflight. Ayon sa Singaporean President, sinusuportahan nila una pa man ang mapayapang resolusyon sa usapin ng agawan ng teritoryo alinsunod sa international law. Kabilang na rito ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. So ito ho'y mas kilala sa pinaikling UNCLOS. Ipinunto rin itong si Shanmugaratnam na ang naturang batas ay isang legal framework kung saan ipinatutupad ang lahat ng aktibidad sa karagatan. Pakinggan po natin ang bahagi ng payag ni Singaporean President Tharman Shanmugaratnam. But we are different countries that can learn from each other. Essentially though, we share the same aspirations. We all share the same aspirations. Our people want to see their lives improve. They'd like to be able to deal with the cost of living. They'd like good health care, good education, and fulfilling lives. Wherever we go in the region, people want fulfilling lives. And that's why we can work together. Through our governments, with each other, through our corporates, as well as through philanthropic agencies. I note that Temasek Foundation and one of our hospitals, Singapore's KK Women and Children's Hospital, are working well with Taguig City towards an MOU on assistance on maternal and child health care, for instance. And as close neighbors, we've always supported each other, particularly at times of need. Singapore. Bahagi po yan mga kabumbo ng pahayag nitong si Singaporean President Tharman Shanmugaratnam sa kanyang pagbisita sa Pilipinas at pakipagpulong kahapon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa may palasyo ng Malacañang. Samantala, lumagda ang Pilipinas at Singapore sa dalawang kasunduan para naman sa kapakanan ng mga Filipino healthcare workers at kolaborasyon sa carbon credits para yan sa pangalaga ng kapaligiran. Matapos ang naging bilateral meeting sa Malacañang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean President Tharman Shanmugaratnam, ipresenta ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Migrant Workers at Singaporean Ministry of Health para yan sa pagsulong ng formal na mekanismo sa deployment ng mga Filipino health workers sa bansang Singapore. Sinabi naman ng Pangulo na ang kasunduan ang nagpapakita ng tiwala ng Pilipinas sa legal at judicial system ng Singapore para sa proteksyon ng mga karapatan, kapakanan at well-being ng mga overseas Filipino workers doon. Pinag-uusapan na rin umano ang mga Memorandum of Understanding sa health cooperation na magpapadali naman sa reintegration o pagbabalik bansa ng Pinoy health workers sa oras na matapos ang kanilang kontrata. Samantala, ipresenta rin ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources at Singapore Ministry of Trade and Industry para sa carbon credits at umaasa ang Pangulo sa pagbibigay ng insentibo sa mga industriya at individual upang maibsan ang carbon footprint o greenhouse cases. Kung ganyan, pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Needs of the healthcare sector of both countries, as well as a need for personal development and growth of our healthcare workers. Through this MOU, we express our confidence in Singapore's legal and judicial system, which will ensure that the rights, welfare, and well-being of our Kababayan OFWs will be protected as they pursue their careers in Singapore. In addition to the MOU stated above, another MOU on health cooperation is presently being negotiated by our health ministries so that when the contracts of our OFWs are nearing completion, they will be able to reintegrate into the Philippine economy with ease. There will also be the planned signing of MOUs by Philippine local government units and their Singapore private sector partners, a collaboration of a Philippine national government agency and the Singaporean private sector, and a business-to-business agreement.